Yes, at ito na nga mga madlang onliners, mag-retest na muna tayo dyan dahil ito na nga ang Hot Issue. Yes, kung saan pag-uusapan natin ang ilan sa maiinit na topic o issue sa online world. At ito na nga, disclaimer, the views and opinions of the hosts do not reflect the views and opinions of the show and the management. Yes, so let's proceed this. So let's proceed na sa ating SOU Hot Issue number 1. Trending ang photo ni Nadine Lustre kung saan makikita ang kanyang pinakabago at pinakamalaking tattoo na isang dragon na makikita sa kanyang kanang braso hanggang sa siko. Uy, ang laki nga nun. Masakit yun. Mm-hmm. Ano masasabi niyo dun? In fairness, ha? Ito kayo ng ganda. Ang ganda ng hat niya, no? Parang nakapalibot ata eh. Wow. Ako hindi ko pa siya nakikita, pero to think na from braso hanggang sa siko, malaki ang size noon. At pag malaki ang tattoo mo, hindi biro yan, di ba Nico? Ikaw nagpapatattoo pa. Masakit pag ganun kalaki, di ba? Yeah. Masakit talaga, masakit din. At syempre, marami ding nagulat dahil aminin naman natin dahil parang medyo nakakagulat lalo na kapag sa trabaho niya, di ba? Na yes! Endorser actress. Oo. Pero dahil nga ngayon, kaya din naman ng takpan kung may gagawin tayong mga movie at teleserye, nagtakpan na rin naman ng paraan. Kaya siguro si Nadine ay nakapagpatattoo na rin ng ganong kalaki. Makayo na talaga yung gusto niya. Ano bang masasabi niyo? Bakit nga ba nagpapalagay ng tattoo ang isang tao? Sini ko muna since ikaw yung pinakamaraming tattoo. Para sa akin, nagagandahan ako pag nakikita ko siya sa katawan ko. Para bang feeling ko, kunyari, bakit tayo nagkikwintas, bakit tayo nagre-relo, bakit tayo accessory! Para sa akin, yun siya sa akin. Accessory siya sa akin. Kaya ako siya nilagay. So, alam niyo na, debate pa rin kasi to eh. Sa iba ay madominikan, sa iba naman ay hindi. So, alam niyo na, di ba? Kaya kanyang opinion. True. Ikaw naman siya, may tattoo ka dito. May tats ka din dito. Oo nga, kitang-kita. Sa akin naman, parang, reminder minsan, di ba kaya tayo nagpapatattoo? Kasi parang, basta gusto lang natin i-remind yung sarili natin, eto, yung tattoo ko kasi, symbol eh, birth symbol ko, Sagittarius ako. So, archery. So, di ba kapag nag-aim ka, kapag may gusto kang ma-reach, may gusto kang goal na makuha, so kailangan mo munang mag-step back, kailangan muna, alam mo yon, matuto kang umatras, matuto kang mag-hold back. It's a para reminder. Once na nirelease mo, and kaya siya pointing upwards para aim high, parang ganon. So parang reminder na, reminder mo lang sa sarili mo na aim high, kahit anong mangyari kapag may mga fallbacks, kapag may mga failures, it's okay. Kasi ibig sabihin, mataas yung marireach nun. So ayun, parang sa akin reminder siya. Isang magandang reason yan kung bakit nagpapatatuo ang isang tao. Pero another reason din, kadalasan sa mga nakikilala ko, is because may nangyari sa buhay nila and gusto nilang mag-symbolize yun, i-remind din yung sarili nilang ng significant na nangyari or very important na nangyari sa buhay nila na itong moment na to, ito yung nagpatatuo ako, ito yung nasaktan ako pero bumangon ako. Di ba? Ganyan-kanya yung story sa buhay ng tao na nilalagay nila. At ang maganda dyan is, talagang art talaga siya. As in, binibigyan talaga siya ng time para gawin. Diba yung mga kasi na tinatawagan na tattoo artists. Diba? Kasi patience na, din patience yan. Patience din yan. At skill, talent din yan. Diba? Oo naman. Totoo. Kaya naman ang tanong, kung magpapalagay ba kayo ng tats sa katawan, ano ito at bakit? Bukos kasi marami sa may meron ah. Marami may dadagdag pa. Kung dadagdag na ako, magpapatuto ako ng kilay. Ayan. Para... plakado. Kilay. Plakado. Kilay. Honestly. Kayo ba, Ana, si Dan and si Ana, may tattoo ba kayo? Or... ako may tattoo ako dito sa likod ko, over here. Na prayer symbol siya to show my parang faith in... lagi di ba? Pero yun, kung may tattoo ako gusto, I think nabanggit ko na ito dati. Pero yung QR code ko sa GCash, ilalagay ko sa... Perfect! Matik na. Ana, ikaw ba? Oo, maganda yung GCash ha. Ako gusto ko magpatattoo yung plakado na yung mukha ko. May makeup na, may lipstick, may blush on, may kilay, eyeliner. Kumpleto na para woke up like this ako. Para ano, Korean beauty glow ba tawag doon? May mga ganyan na rin eh. Diba? Kumpleto na. Oo. Oh.
O tsaka matipid, hindi mo kailangan bumili ng makeup, ready na. Oh. Pagkagising mo pa, o, oh, diba? Ayan na, may ganap ka, o, oh, ready na ang mukha mo. Oo. Oh, oh. Yun sa lang. Sa bagay. Sa bagay. Fair na sa, okay. Move on na. Pwede ka na rin sa mga... Move on tayo sa tag. Girl, move on. Ready na din, diba? Pati nga yung mga glitters dito, napalagyan ko na rin yung next. Oo. Hindi kasi aminin nyo sa mga... Sa mga babae, pag nagme-makeup, matagal siya. Matagal. Oo. Matagal. Pero kung nakatattoo na siya sa mukha mo, oo. Oh. No, diba? Woke up like this na. Totoo yan. Totoo yan. Sa bagay. Ayan. Good point. Good point, Anna. Thank you so much sa idea. Good point. Ito na nga ang So You Hot Issue number 2. Right? So, usap-usapan ang pag-aresto at pagkaso sa isang 80-year-old na lolo dahil sa pagnanakaw, di umano namang gas sa puno na siya ang nagtanim. Pero ayun sa nagre-reklamo ay sa lupa nila nakatanim ang puno, nag-ambaga naman ang mga polis para makapagpiyansa sa lolo habang dinudulong ang kanyang kaso. Ito, syempre, nag-trending to ata nung mga ilang araw eh, no? Oo. Medyo nasad ako. Uy, kasi grabe naman yan. Walang consideration. Walang. Oo. At saka, hello, yung the fact na siya rin pala yung nagtanim, syempre, yung rights niya, hindi niya malaman siguro, diba? Dahil ang isip niya is, ay, ako nagtanim ito, so sakit. At saka, hindi na kailangan para dumating pa sa ganyan na ipapakulong mo yung 80 years old because of mangga. Nasaan lang yun nga eh. Hindi, to be honest, wala rin naman tayo masyado ding alam sa batas kung sino nga ba ang may karapatan dito, yung may-ari ba ng lupa o yung nagtanim. Hmm. So tama siguro na pwedeng dumaan na lang muna sa barangay para magkausap sila kung paano talaga. Kasi, Pag-usapan siguro, pero yung ipapakulong mo pa, yung ipapakulong naman, parang off na masyado. Yes, for 80 years old na na lolo na ang siguro yun nga ang thinking niya na tama yung ginawa niya dahil siya ang nag-ano, pwede namang aregluhin yung pag-usapan, exactly. Diba? Para ilagay mo pa mismo sa kulungan. Tama ba? Kulungan talaga. Kulungan ang sabi. Pero, o diba? Ako din. Parang ayoko din ng feeling na pwede namang pag-usapan kasi meron din kami dating ganon. May puno kami ng mangga tapos yung mga yung kapitbahay namin parang umaabot sa kanila. Pero sa amin yung lupa, sa amin yung sa amin nakatanim. Pero okay lang, parang pagkain din naman yun eh, parang totoo. Yun, diba? Hindi naman at siya saka, bagay na hindi mo makukuha para ihabla mo pa. So sana totoo. May consideration kayo. At saka alam mo pinag-usapan mga... na lang. Exactly. Lang. At saka ito pa yung mga I think mga anim lang na mangga yung pinitas. Anim lang, tapos sa arestuhin pa. Gigil na gigil. Gigil pala. Kasi nalungkot din ako, actually. Nalungkot ako kasi medyo maano ako sa mga old ano people. Yung mga lola natin, yung mga lolo natin, di ba? So, yung mga ganun hindi naman kailangan na pwedeng aregluhin na lang, di ba? True. At salamat din kasi nga nag-ambaga ng mga pulis para makapagpiyansa. Oh, yes! Salamat. Oo. Salamat. Saludo po kami sa mga pulis na tumulong. Thank you so much. O, diba? Nakatuwa naman. Pero sana talaga, tama na, huwag mo na ituloy kung sino man yung ginausap. Pag-usapan mo muna. Hindi naman natin i-judge pero hindi natin kasi alam ko. Pero silang personal na alitan at ito yung nagdala, nagbigay sa kanya ng DN para talagang i-aresto, no? Hindi natin alam kung ano yung what's the real score talaga. Pero ito, given the fact na ito yung information na natanggap natin, diba? Parang pagiging makatao na lang tayo. Diba? Opo. Pero again, opinion lang po namin ito. Yes. Ha? So, sana po. Yes. Okay. Sabi naman tayo sa ating So You Hot Issue number 3. Viral din ang kakaibang wedding proposal na idinaan sa online game. Ooh. Ayon sa groom-to-be na si Jerome Havlionar, ay mahigit isang buwan na niya ginawa ang Will You Be My Wife? Wife? Sa paborito nilang online game na kanyang bride-to-be na si Ronica Pilar Mejica Cabansag. Uy, kakaibang proposal yan. Ha? Paano niya ginawa yun? Online game. Yung proposal ngayon, online proposal na rin, no? So, pareho silang gamer siguro, di ba? Feeling ko. Pareho silang mahilig sa games, o di ba? Kung kayo naman, well, except for ko, kasi nga,
tatanungin ko kayo, ano ba yung mga dream wedding proposal na i-imagine niyo? Kasi sige ko, paano ba yung ginawa mong proposal? Hindi ako nag-propose ng sweet. Sabi ko nga sa inyo, nagte-treadmill lang ako, nagba-vacuum siya. At inaya ko lang talaga siya magpakasal. Promise, yun lang talaga. Kaya kailangan ka-sweet-sweet yung ginawa kong hype. Na, pero kasi, totoo lang, pressure pala sa lalaki yan. Ano? Kasi syempre, kunyari nag-iisip ka ng pag-propose, minsan iisipin mo yung ano pa ba yung hindi nagagawa. Para kakaiba. Hmm. Para makita ng babae na special siya. So, eh, yung naisip ko, wala pa namang nag-propose ng nag-treadmill. Wala pa, no? Vacuum yung... Napawisal, ganyan. Ang palang gumanon. At saka nag-propose ako nang wala akong hawak na sing-sing. Verbal lang. Verbal lang. So, kakaiba, nag-isip ko sa iba, nag-ginawa ko ganun. Tatatak nga yun, Nico. Nabibigyan mo yung pagmamahal mo, di ba? Kahit na, di ba, sa simpleng bagay lang. I think nakikita niya yun everyday naman, di ba? Oo. Pero sabi daw nila, ano yan, no? Totoo ba na nararamdaman na lang daw bigla yan ng mga... yung couple or yung lalaki. Hindi natin masabi kasi minsan may mga babae din nagpo-propose, diba? And wala nang problema doon. Meron akong kakilalang ganon. So, ano ba yun, Nico? Nararamdaman na lang bigla na okay, po-propose ako ngayong oras na to. Ganun. Pag pumintig na yung puson mo ng 4 times, 1, 2, 3. Okay yun eh. Puson? 1, 2, 3, 4. Yun na yun. Sign na yun. Ah, yun na yun. Hindi na lang siyang nararamdaman din naman talaga. At ang maganda doon, kapag nagsalubong yung pakiramdam nyo, pareho. Kasi syempre, masakit naman kapag nag-propose yung lalaki tapos biglang mag-no yung babae. Hmm. Yun na nga. May mga ganun, ha? Dapat na may timing. Oo. Perfect timing. Oo, tsaka ang question. Pakiram naman din talaga. Pakiram. Mahirap naman yung ano, kunyari, tatanungin si Ana no, or si, di ba si siya ng jowa niya, kung magpo-propose ba ako, oo ka? Hindi mo pwede mag-dope at ako ka. Diba? Tapos pagka oo, tsaka lang mag-propose. Survey! Oo, mahirap naman yun. True. Ang question din, kailan mo ba kailan mo ba malalaman kung ready na rin yung partner mo, di ba? Nang hindi mo tinatanong verbally. Magkamit ka ng mga friends, yung pa-survey ng kaibigan. Subukan mo. Pa-survey? Subukan mo ang tanungin, yung mga huhulihin mo. Oo. Okay. Tsaka, I'm sure na pag-uusapan din yan ng couple, somehow natatouch nila yung ganyan. Parang what if, ganito, ganyan. Oh, yes, di ba? Ma-feel mo doon. Pero pag wala ka at all na pag-uusapan nyo, as kitas nagagalit kapag ano, ay, hindi pa ready yun. Mararamdaman mo yun, di ba? Wow, So, ibig sabihin, hindi ba nag-e-exist talaga na hindi talaga nila na pag-uusapan yung married life? Depende pero bigla na lang magpo-propose. I think depende sa couple if they're very open na parang, I think ganyan-ganyan, kasal-kasal na. Yung iba dinadaan sa joke, sa biro ko, no? Meron din ako kakilala na parang ano, living in the present, kumbaga. Yung parang ayaw pa nila isipin yung mga ganun pa sa future but yes, nila. Yes, meron din. May meron din ganun. Pero I think importante din, di ba, kahit pa paano. Kasi kung may relationship ka, kailangan mo rin na rin isipin kung hindi ka lang naman mag-relationship ng parang onti lang yung gusto mong oras sa kanya, di ba? Siyempre gusto mo sa the long run. May kilala ko naglilibang lang. Pero gusto lang. Yung issue lang, ganyan. Oo, meron talaga din. Meron ganun. Iba-iba din talaga dahil. Pang IG lang. Pang post lang. Story lang. Oo, yung mga hindi ready mag-commit pero gusto ng jowa, no? Naku, wag ganun ha. Kung bata ka pa, okay lang. Pero kapag medyo umi-edad-edad na, nasa tamang edad na, oo, medyo pag-isipan na rin. Yung iba naman, yung mga babae, no? Kapag feeling naman nila, gusto na ng partner nila, tapos magpapalinis ng kuko, parang, hey, ganda ng nails ko ngayon, yung mga ganon. Hindi, yung iba mga babae, sila yung nagbibigay ng hint. Papalinis sila ng kukot. Tapos, maya-maya mo napahiya, hindi mo pala mag-propose. Parang, ako yung mga ganun tayo napapanood. Nagsisisig ako. Ang plano ko talaga proposal, yung sing-sing, iahalo ko sa iniinom niyang juice. Para pag nainom niya, nag-jed siya, bakit ito niya? Maririnig niya yun eh, bulwak, tapos may matigas na makal, kubeta. Maririnig ano to? Hahalukain niya. Oh, saka masusurprise talaga yun, no? Hahalukain niya, paniko. Ikaw, nag-jebs ka, so, maririnig kang matigas na tunog. Hahalukain mo ngayon yun. Nakikita niya yung sing-sing. So, ano, sasalukin mo pa yon, tapos mag-e-effort ka pa talagang ano-anuhin mo, yung call, ano nga eh, advice eh. Kumbaga, advice na. So, matutuwa siya.
Sabagay, sabi kasi nila, 'di ba, mas maganda pag pinaghirapan, mas worth it talaga. Bagay. Ayun, may point pa talaga. Pasensya na po sa mga kumakain. Mabaho ang proseso. Mabaho ang proseso pero hindi nyo makakalimutan. Sobrang remembrance. Ang ganda! Pero ito na nga mga Showtime Onliners. Don't forget to tweet, comment, react kung anong masasabi nyo sa ating So You Hot Issue gamit ang ating official hashtag na Showtime Sexy Tanghali. At syempre, it's Showtime! Buong pamilya, buong angkan, kasiyahan ng tahanan. Showtime! Lahat kasama, walang iwanan.